Hello mga ka-earn, bagong play to earn video ulit tayo and shoutout nga pala sa Pioneer Guild ng Alabran Online na kasama ko magpa-level up kahapon. And yun nga mga ka-earn, ito yung website ni Forgotten Chain and ito yung topic natin ngayon. So meron tayo ditong watch trailer and join now. So check muna natin yung trailer niya para may idea na tayo kay Forgotten Chain. And yun mga ka-earn yung trailer ni Forgotten Chain and nandun na din yung gameplay niya, yung heroes natin, and mga enemy map na makikita natin in-game. So tignan naman natin mga ka-earn yung website niya. And dito mga ka-earn, ayan nga, play to earn game po itong si Forgotten Chain. And click lang natin tong get your NFT. Tapos dito mapupunta tayo sa new tab and pwede tayo mag-register dito and start earnings free NFTs. To sign up, click nyo lang yung sign up. Tapos lagay nyo lang yung username nyo, email nyo, and password. And sumali na din kayo sa Discord server nila and start earnings free NFTs nga mga ka-earn. So sali na kayo, baka makatanggap kayo ng free NFTs. Tapos yan, sign up nyo lang siya para makapag-register kayo. And mabalik lang tayo mga ka-earn sa website niya. And dito, ito yung class na maaari nating makuha or mabili in marketplace. So nandyan yung Knight, Assassin, Warlock, and Mage. Tapos dito sa baba may mga map tayo or yung mga land na maaari nating mabili. So check natin mga ka-earn yung white paper niya para mas makita natin siya ng mas maayos. So ito mga ka-earn yung white paper niya. So sobrang haba ng white paper niya mga ka-earn and paikliin na lang siguro natin to. Kasi kung tatalakayin natin halos lahat to, 30 minutes tong video na to and yung iba naman is hindi talaga tumatagal ng ganong katagal na oras. So mas gusto nila na konti lang talaga yung minutes na nilalaan nila per video. Syempre may gusto din silang gawin sa buhay nila, di ba? So yun mga ka-earn, pipilitin natin na maiksi na lang to. So katulad nitong game overview natin, so yun nga mga ka-earn, meron tayong mga NFT na mabibili or mabebenta in or out of the game. So pwede kayong bumili sa marketplace or pwede nyo din naman ibenta yung mga makukuha nyong NFT sa marketplace. And yung mga NFT character nga natin is merong different attributes na makakatulong sa atin to way up sa leaderboard. Tapos meron tayong 4 playable class. Ayun nga yung knight natin, yung assassin, warlock, and mage. And pwede nyo tong i-customize, depende sa inyong gusto. Next is yung mga weapon natin. So kung gusto nyo i-customize yan mga ka-earn, pwede kayong bumili ng weapon, ng mga armor natin, yan, para ma-boost yung damage nila and defense. And pag meron ka nga nito, mas madali kang mananalo in battle and makakakuha ng token. So, ganun lang naman yung basic niya mga ka-earn. Mas tumataas yung winning chance mo habang bumibili ka ng mga ganito. Siyempre, madadagdagan yung defense mo and damage. Tapos, meron din silang in-game pet na magbibigay sa atin ng speed and mobility. And dito sa baba mga ka-earn, ito yung token natin.
So ito yung native or main currency natin in game. So forgotten coin po yung tawag sa kanya. So yung forgotten coin is nasa Binance Smart Chain and makukuha natin to by killing monster, completing quests, trading, selling drop NFTs, owning land, village or cities and meron pang mga iba. Tapos yung token na to is magagamit natin to buy character or pwede nyo din naman siyang papalitan to PHP para magkapera kayo. For token distribution, meron tayong total supply of 5 billion token and 70% nga dito mapupunta sa main game, 10% sa dev team. Tapos ito mga karin yung vesting period niya. So, yan. For in-game items naman mga karin, baba lang tayo. Ito yung mga pwede natin equip sa character natin and nandyan yung weapon. So each class, meron tayong mga different weapon na pwede natin equip sa character, same sa armor. Tapos ayan, mga helmets, bracelet, earrings, shoes, tapos meron pa dito mga iba. And may mga other cosmetics din sila, like hairstyle, wings, para mas mapaganda pa yung character mo. And yung other items naman natin, nandyan yung mga mounts natin, pets, books, stone, pickaxe, and fishing rod. So dito pa lang mga ka-earn, sa mga item natin, makikita nyo na kung gaano kalaki tong project na to. Na hindi lang siya basta fight lang, na meron din silang pickaxe, so in-expect ko na may farming din to. And fishing rod for fishing, di ba? So nakita nyo din naman kanina mga ka-earn sa trailer yung gameplay niya. Unlike other NFT na katulad nito, hindi lang siya basta-basta click to earn game. So dito sa game na to, talagang maglalaro ka. And kung gusto mo palakasin or pagandahin yung character mo, meron mga cosmetics, armor, weapon or pet na pwede mong ilagay sa character mo. And sa baba niya, nandyan yung land na maaari niyong mabili para magkameron kayo ng extra income. So kadalasan mga coin, mahal tong mga gantong land, lalo na pagka mga malalaking land. So check natin mga coin, pag bumili ka nga nito, 100% mapupunta sa land pool na paghahatian ng land owner 70%, dev team 5% and reward pool 25%. And may mga available tier tayo na land na maaari nating mabili. Nandyan yung tier 1 natin, yung battle plots, na kung saan yung players can fight boss, mine resources, and go on amazing adventures. And ito yung mga available earnings method natin mga ka-earn dito sa land natin. So sa tier 1, nandyan yung transaction fees for NFTs. So pag may bumili or may nakakuha ng NFTs dito, magbabayad sila ng transaction fee para mapunta sa kanila yung NFTs. So yung transaction fee na yun, mapupunta sa land owner. Tapos meron din mining, token drops, and token distribution. Sa tier 2 naman mga ka-earn, yung village, pwede kang mag-own ng 3 business dito. So sa tier 2 kasi mga ka-earn, village na siya and mas malaki na yung ano niya, yung land niya kaysa dun sa battle plots lang na kung saan makikipag-battle ka lang talaga. Dito pwede ka ng parang city, hindi pala city kasi yung tier 3 natin na yun yung cities. So yung tier 2 natin, village lang siya. And pwede ka dito mag-own ng 3 business. And kikita ka doon mga ka-earn sa transaction fee sa mga business na yon. And for tier 3, ayun nga yung cities natin, na up to 16 business yung pwede dito. So check natin mga ka-earn yung pwede nating ilagay na business. And ito nga mga ka-earn yung mga available business dito sa Forgotten Chain. So may mga skill trainer tayo dito, pati mga craftings and marami pang iba. And para nga mag-earn ka dito mga ka-earn, yung mga players magbabayad sila ng service fee and dun ka nga makakakuha ng earnings. Example mga ka-earn, yung weapon natin. So pwede natin upgrade yung weapon natin sa village or cities. Tapos yung babayad mo for upgrading is mapupunta sa 50% to business owner, 10% sa land owner, and 10% sa land owner's pool and 30% sa reward pool. So mga ka-earn, kung may land owner ka, sure na meron kang 10% dyan. And kung gusto mo naman mag-business owner yan, 50% yung makukuha mo dyan. Tapos baba lang tayo mga ka-earn and ito yung futures update pa nilang ilalabas. Sa baba niya, andito yung pet system na kung saan pwede tayo mag-hatch ng egg by using incubator. And train to, feed, breed, level up, and evolve your pet. So yung pet natin is magbibigay sa atin ng bonus depende sa rarity niya. Pwedeng bonus health, defense, mana, or experience. Tapos pwede din natin tong evolve yung pet natin. And pag nag-adult nga siya, pwede na natin tong i-breed para magka meron tayo ng other pet or kung gusto nyo siyang ibenta in marketplace.
And yun mga Karen, dito naman sa pet natin, medyo may kaanuhan yung pet natin, kaartihan. So pag hindi mo siya napakain ng 7 days, mamamatay siya. And yung NFT pet natin is maburn siya. So sayang naman kung sakali. Next naman is itong guild system natin, na kung saan pwede tayong sumali or mag-create ng sarili nyong guild. And syempre may mga guild wars and tournament din na gaganapin dito para mas maging competitive din tong si Forgotten Chain. So, yung mga ano natin dyan, yung mga event natin dyan sa Guild Wars, ayan yung mga killing events natin, Guild Quest, and Capture Plug. So, may mga other war tournaments pa na ilalabas soon. And last mga Karen, meron ding scholarship program dito kay Forgotten Chain. So, para sa mga gustong mag-scholar or gustong mag-manager, pwede nyong i-visit tong si Forgotten Chain para magka-meron kayo ng idea about sa kanya. So, pwede din kayo sumali mga ka-earn sa Discord server nila and baka doon mag-post yung mga manager and sayang naman, di ba? So, yun lang for today's video mga ka-earn. Don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga iba nating YouTube videos. So, yun lang. See ya!